sa gitna ng kagubatan. Nagmumula ang malakas na ingay. You hear that? Ayun, dalawa lang. Yun, no? Female, no? Mahuning natatahimik. Oras na napupunta sila sa kamay ng tao. Gunshot punto. Hindi masyadong accessible itong lugar. Medyo malayo. 1 o'clock pa lang, umalis na kami ng CDO at biyumahin na kami. Pagdating namin doon sa lugar, maliwanag na, tamang-tama, na ito yung right time na makapag-set up na kami doon bago magdatingan pa yung mga ibon. Exacto, around 6-7, maglalabasa na itong mga tariktik at tama-tama may dumating na female. Isa itong Mindanao hornbill, isang endemic na ibon na sa Mindanao lang natatagpuan. Parang alam niya na nandyan kami dahil tinitilt niya yung head niya, tapos parang tinitignan niya kami. Maya-maya pa, dumating ang isa pang babaeng hornbill. Ang isa, nagsimula na siyang maghanap ng pwedeng i-almusal. Ang bagong dating, may baon na palang pagkain. Kaya agad din itong umalis. Parang may linabas siyang seed sa beak niya. Kinakain nila yung mga fruits na yan at na yung seed na yan is hindi nila nadadigest completely. And this is the one that they disperse. Matapos simutin ang bunga, tanging buto na lang ang kanyang inilabas at linaglag sa lupa. Yung cast nila resonates their call. Ito yung ginagamit nila para pag-communicate sa bawat isa. Gayang-gaya ko nga yung huni ng hornbill eh. Parang kik, 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 kik. That means that they're happy because they see food and they're calling their mates to invite them to eat the fruits of the fig tree. Mukhang tumalab ang tawag ng babaeng tariktik na ito sa mas mataas na bahagi ng puno. Isang lalaking Mindanao tariktik hornbill ang dumating. Mukhang tapos nang mag-agahan ang lalaking hornbill. Biglang dumumi siya, no? So, ito yung isang way nila of dispersing the seeds in the forest, ready to be germinated as they reach the floor of the forest. You hear that? Grabe. This particular tree, itong fig tree na ito, ito yung paborito ng mga ibon. Busy-busy itong puno na ito, kaya sabi ko doon sa may-ari ng bahay, you know, he's very lucky. Kasi paglabas niya, nandyan na yung mga ibon. Ang punong ito na tila sanktuaryo ng mga ibon na sa likod lang ng bahay ni Datu Ramil. Siya ang datu ng Higaonon tribe na naninirahan sa barangay Eureka. Dati, napupos lang ako ng page. Pinupos ko yung mga ibon na napipicture lang. Doon nga ako na interest na dapat talaga ipreserba at alagaan natin ang mga ibon. Kinuha ko na yung mga tao dito na dapat talaga alagaan natin yung mga ibon kasi part siya sa ating biodiversity. Nalaman namin na may past yung mga community doon. They used to hunt birds. Dati dito sa amin, grabe talagang mag-hunt ng mga, especially yung mga mga hornbill, kay mga malaki sila. Unti-unti na bang nakakabawi sila? Sa ngayon, look, dito lang sa amin, sinusigi talaga namin na proteksyonan yung kagubatan namin. Kung ang mga ibon sa barangay Eureka malakas ang huni, sa pasilidad ng DNR sa Cagayan de Oro, halos hindi na lumilikha ng tunog ang mga ibon. 7 ang turnover na ibon na na-rescue ng Region 10. 4 dito hindi makalipad dahil may iniindang karamdaman. Some of them
have permanent damages, like yung mga wings nila, may damage, yung kanilang paa, may damage, hindi sila makatayo. Kadalasan po may ano, parang mga illegal hunters po pinatamaan. This is a serpent eagle. And nakita nyo, nasa sahig siya, no? At parang laylay itong kaliwang pakpak niya. Parang nabaril po ata yan. Makikita mo yung paa niya, no? Deformed siya. Look at the leg of this serpent eagle. Lumiko siya. Kita mo ito, nasa floor lang siya and may nakita kong blood stain ilalim ng wing niya. I have a very big suspicion na gunshot wound to. So matagal na nun yun eh. Sugat. So wings lang. Ang pinagtataka namin, bakit hindi siya makatayo sa'yo? Oo, ba't hindi siya makatayo? Yung initial na nakita namin yung sugat dito lang sa'yo. Grabe, parang ano, necrotic na. Amoy ano na, amoy daing na. Kailangan na matanggal ito kasi necrotic na. Dito naman po, mga brahminis sa atin is injured din kasi biktima din ng mga guns. Ayan din oh. Na-x-ray nyo na ba ito? Hindi pa po. Mga initial assessment na po yung nagawa initial namin. Initial pa lang. Swerte oh. Hindi na puruhan. Hindi siya napuruhan, oh, kita mo. Dumaan na ano na siguro bala yan, tapos parang na-scrape yung laman niya. Sabi ko, i-x-ray natin to kasi mayroong mga obvious signs na tinamaan sila ng bala. Nakigamit kami ng x-rays. So nung nagpa-x-ray kami, we put two birds in one plate. Mislocated siya. Ito naman yung kabilang may sugat sa pakpak. Nasa dibdib. Ito yung nakakalipad pero may kalbo. May daplis. Nadama yung konting muscle niya. Bakas na lang ng mga tama ng bala ang nakita sa x-ray result ng mga ibon. Pero ang Philippine honey buzzard, nabubulok na ang laman sa pakpak. Dumaan yung bala sa tip ng wings niya. So we needed to operate on this bird and amputate the part of the bone that was necrotic already. Para maiwasan ang impeksyon, minabuti kong tanggalin ang nabubulok ng laman sa pakpak ng ibon. Alright. So, wow, that went very fast and I'm glad there's no bullet left inside their body. So, we finished the surgery and gising na siya. Sa rescue center muna magpapagaling ang mga ibon na biktima ng illegal hunting. Ayon sa DNR, patuloy nilang minomonitor ang barangay Eureka, pati ang mga lugar na patuloy na linalagay ang iba pang species ng mga ibon sa kapahamakan. May mga taga-DNR personnel lang po tayo doon at aware naman po sila doon sa existence ng mga hornbill doon. At yung hornbill natin ngayon, it is under the category of endangered species. Each a wildlife has a vital role, no, sa ating ecosystem po to maintain the balance of our ecosystem. Dalawang magkaibang mundo ang napuntahan ko. Ang isa ay dinarayo ng iba't ibang klase ng ibon dahil isa itong ligtas na lugar para sa kanila. Habang ang isa, nagsisilbing tahanan para sa mga ibong maliit na ang tsansa ng makauwi sa kagubatan. Sana dumating ang araw na saan man tayo makarating. Malalakas at masisiglang huni lang ang maririnig natin.